Good day, guys. So today I will share 5 tips on how to start your own online business. Before we start, if you're new to my channel, kindly please hit the subscribe button and kindly please click the notification bell to notify you for our next videos. Thank you. Okay, so for our first tip, as much as possible, focus lang tayo sa isang product. One at a time lang. Kasi mahirap magpalaki ng isang business if masyadong marami kang binibenta. For example, pupunta ka sa mall. Gusto mo bumili ng sapatos. Napakarami mong pagpipilian na sapatos pag pumasok ka sa department store. So, ang mangyayari, almost 1 hour na hirap ka pa rin pumili. Kasi sobrang dami mong choices eh. Pero, ang kaibahan na ito kapag sa online business, kapag pumasok sila sa page mo at isa lang yung nakita nilang item at nagustuhan agad nila, possible, bibili agad nila yan. Kapag starting pa lang yung online business mo, hindi mo pa alam kung ano yung product nakikita or hindi kikita. So, kapag una pa lang marami ka nakagad product, kung ano-ano na yung pinagbibili mo kasi tingin mo bebenta, tingin mo gugustuhin ng tao, what if hindi? So, sayang, may stock lang yan sa storage mo. Imbis na yung capital na pinambili mo niyang item na yan is ipambili mo doon sa isa mong item which is yun yung best seller mo or yun yung tinatangkilik ng tao. Sayang, di ba? Sana doon mo na lang pinambili. Kumita ka pa na mas malaki. Best example dyan is yung movie na The Founder, True to Life Story ng McDonald's. So at first, kung ano yung binibenta nila sa menu nila, napakaraming choices. But after ilang trials nila, ilang months, nakita nila na ang best seller nila is yung burger, fries, and yung soft drink. Yun lang, yung menu lang na yun. So ang ginawa nila para lumaki yung profit nila and mas dumami yung benta nila, is kinot nila lahat ng nasa choices and burger, fries, and coke lang sila nag-focus. Burger? Wait lang. Psst. Sarap nun ah. Talagang di nakakain nun ah. Tip number 2. Sa name ng ating online store. So, ang tip ko dyan is dapat unique or uncommon yung name nyo. Para if ever hanapin kayo ng possible client nyo, madali kayong mahanap kapag sinearch kayo sa Google or sa Facebook. Kasi, wala kayong masyadong kapareho. Kasi kapag masyado kayong maraming kapareho, lalo na kapag bago lang yung online store nyo, matatabunan kayo. So, kapag unique yung name nyo, sobrang dali nyong hanapin. And, possible, makikilala kayo sa name na yan na kapag sinabi nila, for example, ang name nyo is Coke. Very unique yan. Kapag sinabi nyong Coke, soft drinks agad yan. Alam ng tao kung ano yan. Lalo na kung may yelo. Sarap! Third tip natin, capital. So ngayon, nag-uumpisa pa lang tayo. Hindi natin sure if kikita tayo or hindi sa ating product. So, for our capital, much better kung ang ilalabas nyo lang is yung extra money nyo. Hindi yung panggastos nyo or yung pambahay nyo ng bills, pang-rent nyo. Pambayad nyo sa rent, pambayad nyo ng sasakyan, yung extra money lang or yung savings nyo. So if ever ano man mangyari dyan sa pera na yan, hindi sayang at hindi kayo malulugi. Next tip natin, maximize using social medias. So bago na tayo ngayon, maganda na yung technology natin, halos lahat naman tayo may internet. So hindi na tayo tulad dati na kailangan pa natin ilako yung item natin or kung saan saan ibenta, ibenta sa mga kamag-anak natin, ganyan, para kumita yung item natin ngayon. Malaki na yung reach natin. Pwede nyo na ma-reach buong mundo kung gugustuhin nyo. So, using social medias, specifically yung Facebook, Instagram, and yung Twitter. Yung Twitter, sakto lang. Medyo marami rin gumagamit nyan, pero usually millennials gumagamit nyan. Instagram, maraming gumagamit nyan, lalo na mga celebrities. So, hindi sila masyado more on Facebook. Pero yung Facebook, for me, for online selling, yan ang pinaka-the best. Kasi halos lahat, meron yan.
from middle class, ganyan, halos lahat may Facebook. Kahit sino tanongin mo na Facebook mo, for sure, meron. So, kapag dyan ka nagbenta, napakalaki ng chance na napakalawak ng reach na makukuha ng ibebenta mo. So, pwede mong gawin dyan is bumuha ng Facebook page mo and i-download mo yung app na Facebook Page Manager and Facebook Ads Manager. Try to boost your post. So, depende yan kung gaano kaganda yung picture mo, kung gaano kaganda yung thumbnail na video mo, and kung paano ka mag-market ng item mo. Pero ang malaking tulong kapag binust mo yan through Facebook. Kasi dadami yung marireach mo, hindi lang yung mga kilala mo yung makakita niyan. Kahit sino, pwede makita. Buong Pilipinas, pwede makita niyan binibenta mo. Kahit pa yung jowa mo na tagal mo hindi nakikita or tagal nang hindi nagpaparamdam, posible, papanood pa rin yan. Sorry ah, sorry. So before our fifth and final tip, marami pa tayong ibang experience and pwedeng may turo na hindi natin maisasama dito sa video kasi lima lang yung pinili ko. Sa tingin ko, ito yung pinaka the best 5 na pwede kong ituro sa inyo. Pero marami pa tayong experiences na pwede natin i-share. So if ever may questions kayo or suggestion, please comment down below para malaman ko. I-check ko yan isa-isa para if kaya natin gawin na video, i-try natin para masolusyon natin kapag may problema kayo. For my fifth and final tip, kung kaya natin makipag-collaborate tayo or maghanap tayo ng pwede mag-endorse ng ating product. So, syempre, kung bago lang tayo, wala tayong capital, hindi natin kaya magbayad ng malaki. Hindi natin kaya kunin si Catherine Bernardo, si James Reed, or kahit sino pang sikat na artista dyan. Pero, marami tayong tinatawag ngayon na social media influencers. Halos lahat yan may bayad. Kapag magpapapost ka sa kanila, kapag magbibigay ka ng product or anything para i-post nila yung product mo, kailangan mo magbayad. Pero, try lang natin. Marami dyan na iba na pumabayag na basta bibigyan mo sila ng item, ipopost nila yan sa Instagram story nila, pwedeng sa Facebook story nila, and if swerte ka, ipopost nila yan sa newsfeed nila, sa Instagram or sa Facebook. So, malaking hatak yun kasi lalo na kapag kilala yan, nakausap nyo na influencer or celebrity or athlete or kahit ano man, basta kilala sila. Mahaba yung connections niyan, malaki, malawak. So, malaking tulong yan. And mas mabilis natin mapapalaki yung name natin and makikilala yung brand natin. Usually, yung mga social media influencers na yan, or athletes, celebrities, hindi yan nagre-reply sa Facebook. Kahit sabihin mong official page nila yan, ang madalas nire-reply niyan sa Instagram. So, slide-slide lang kayo sa DM sa Instagram. Malay nyo, yung sumagot. And try nyo na lang kausapin. If pwede, papadala kayo ng product. Popost nila para sa inyo. Sayang din yan. Malaking hatak sa brand yan. So hopefully, nakatulong ako at nasagot ko yung mga questions nyo or anything na iniisip nyo kaya kayo napunta dito sa video na to. Kasi for sure, nag-search kayo on how to start your own online business. So if ever may tanong pa kayo, comment nyo lang sa comment box natin para magawa natin ng paraan for our next video. But don't forget, subscribe and hit the notification bell. Thank you!